Welcome back to my channel. Ngayon guys ay magtatanim po tayo ng papaya, yung Red Lady variety. Intercropping ang gagawin po natin para ma-maximize po natin yung area. Sa pagitan ng puno ng mga lansones na ito, dito natin itatanim sa lowland area. Papaya, mas magandang itanim sa panahon ng taginit. Kung meron naman tayong magandang supply ng tubig, mas malaki ang possibility na ito ay tumuloy at lumaki na maganda pag panahon ng taginit. Dahil ayaw ng papaya ng laging natutubigan. Pero kung wala kang magandang water supply at mahirap ang pag-iigib nito, pwede ka rin magtanim mga 2 months before tag-ulan, para bago pumasok ang tag-ulan malaki na ang puno ng papaya mo, hindi na ito agad malulusaw sa ulan. Ang tinatagal ng papaya pag naaalaga ang mabuti, matagal to ng 1 taon hanggang 2 taon. Basta maalagaan siya ng mabuti. Nga pala, ang standard spacing nito ay 2.5 meters para hindi magiging overlapping yung ating mga dahon at maganda ang ventilation ng ating mga halaman. Mula 7 months to 8 months, yan ang simula ng harvest. At once nag-harvest ka, weekly, ha-harvest ka na. Ang bawat puno ay mayroong 50 na fruits at yun itimitimbang ng 75 kilos bawat puno ng papaya. At ang average na timbang ng isang bunga ay 1.5 kilo kada bunga. Ang minimum price ng Red Lady sa merkado ay 15 pesos. Tumataas ng 16 to 18 pesos per kilo. Bumababa yan, 12 to 13 pesos per kilo. Mataas ang demand ng Red Lady pag mga peak season, mga holiday season. Tumataas yan hanggang ang presyo hanggang 20 pesos hanggang 25 pesos. Maabot yan lalo na pagkakakunti ang supply. After 1 month old noong ako ay nagtanim ng papaya, tumaas na ngayon siya ng 1 foot. Kaya inaplayan na natin siya ng abono. Sa 1 linggo, pinabalikan-balikan natin yung ating tinanim na papaya para gamasan at tanggalin yung mga bagin na tumatali sa ating mga papaya. Kakasira yan ng ating mga pananim. Kaya mahalaga, yung maliit pa lang ang damo, natanggal na. Dahil yung damong yan, panira talaga yan ng pananim. Mamamalayan mo na lang, pag hindi mo yan nagamasan, mas mataas pa yan sa papaya mo. At hindi mo makikita yung papaya mo. Kaya mahalaga ang magandang pag-aalaga ng papaya. Pwede natin siyang bisitahin weekly para lagi nating magamasan. Ngayon, inabot na ng tag-ulan itong ating papaya na 1 foot pa lang ang taas. Lalagyan natin siya ng proper draining. Dahil halos gabi-gabi umuulan, oras na ito'y mababad sa tubig yung gut ng ating papaya, within 24 hours magsisimula na itong mabulok, mamamatay ng tuluyan yung ating papaya. Ang Red Lady papaya variety ay isa sa pinakamagandang variety, kaya tinawag to na Red Lady. Red ang kulay ng laman ito at matamis at makinis naman ang kanyang balat. Mahalaga sa pagkatanim ng Red Lady papaya
marunong kang pumili ng buto. Baka mamaya ang maitanim mo ay yung binarako. Kagaya ng punong ito, mahaba ang bulaklak niya. Di na ito mamumunga. Ito yung binarako o lalaki na klase ng papaya. Ito naman yung nagsisimula ng mamunga na red lady. Mataas ang puno niya. Yan ang advantages niya. Di siya agad maambot ng mga pato na manok.